Magandang araw mga kamanibela. Ako po si Reed Motovlog. At ako naman si Alfred Watermax. Dahil test ride itong episode na to, ngayong araw, Reed, ay meron tayong iti-test ride na dalawang motorsiklo. Itong dalang motor ni Reed Motovlog na may 150cc na kilala as the king of underbone. And it's said to be a very durable and practical city ride. While yung kay Alfred naman, ang dala niya po is ang kanyang 1,300cc na BMW 1300 Option 719. Ang pangmalakas ang touring enduro na masters handling both on and off-road. Abangan po ninyo yan dahil we will see this motorcycle up close and in action dito po sa Manibela. Para sa ating Buena Mano, ito Alfred, meet my Suzuki Raider R150F. Ay, payat lang siyang tignan kumpara sa BMW 1300 719 mo. Pero huwag ka, tinatawag din itong the king of underbone. Natanong mo ba kung bakit? Dahil yon sa unparalleled engine performance nito. Sabi ko nga kanina, all package yan. With a combination of high power and fuel efficiency, ibig sabihin matipid at maraming naghahanap niyan ngayon. Yung matipid na transportasyon. Saan ba usually ginagamit o niraride itong Raider? Ito, durable and practical for city riding. Pero yakang-yakan yan kahit casual off-roading. Pero di natin maitetest ride today kasi itong dala ko is for motor show only. Pero pwede ko kayong bigyan ng walkthrough para sa mga kamanibela natin na interesado dito sa ating Raider R150Fi. Bro, dito sa setup mo na Raider 150, ano yung pinakagusto mo dito? Nung stock pa siya, nagustuhan ko siya kasi una sa lahat, napaka-forma nung Raider eh. Kita mo naman yung taillight, napaka-sharp. Yes. Tapos yung manubela, nakababa eh, no? Oo. Ito, para ka talagang drag racer, no? Drag racer, yeah. Racer na racer ang dati. As stock yun. Aha. Pero ngayong na-setup ko siya, kita mo naman. Super linis ng dating. Siyempre provided ng mga nagpapintura dyan, nagpalit ng ano, nag-build, kung ano-ano pang pinagagawa ko dyan. So after nun, yan. So para sa mga kamandibela natin, ito yung tinatawag nilang Thai concept, tama ba ako? Yes, this is Thailand concept. So malayo siya sa pagiging stock nung kukumpara mo nung stock pa siya. So dahil sumunod tayo sa ruling eh, sa motor show. Eh. Additional inputs lang brother, kasi medyo... hindi ako masyado familiar sa motor show, pero may tinatawag silang Thai concept tsaka Malaysian. Tapos sa loob ng Thai concept, meron pa tinatawag na street bike concept. Merong iba't ibang concept. Ah, iba-iba pala 'yon. Oh, so, hindi merong, pala basta-basta. Oh, may vans na tinatawag eh. Ah, ganun pala. So, sa Malaysian naman, meron din category 'yan. Tapos sa motor show, meron ding iba't ibang pwede mong salihan like yung drag bike. Okay. Isipin mo, pag drag bike, pwede pang... Okay. But since nagustuhan ko yung Thailand concept at ang Raider ang pinakamaraming piyesa sa market ngayon, kaya Raider yung pinili ko. Akala ko noon, papugiin mo lang yung motor mo pang motor show na. Alam mo, bro... May mga konseto pa pala yan. Yun lang din ang plano ko, sa totoo lang. Pero dahil lumawak yung community natin, siyempre, kailangan nating humabol kung ano yung uso ngayon. Oo, siyempre. So since uso ngayon ang motor show, Thailand concept, napakadaling i-setup, kaya... Ayan na, naging itsura niya. Ayan. Speaking of, nasabi mo na yung pinakagusto mo rito. Ano naman yung pinakaayaw mo rito, bro? As stock. As stock. Sige, stock muna tayo. Doon tayo sa stock. Nung stock kasi siya, yun nga, mababa yung manibela, sabi ko kanina. So, ang ibig sabihin nun, riding position, masakit sa likod. Oo, masasakit sa likod mo dahil nakayuko ka. Unlike sa ibang brand, like nakatayo ka, nakadiretso yung upright position. Upright. So, yun lang, yung hindi ko nagustuhan sa kanya kasi nga mababa. Pero... Eh ngayong nakasetup na, ano yung pinakaayaw mo sa kanya? Eh hindi ko na may ride dahil sobrang baba na. Pero motor show is pagandaan ng motor, right? Okay. So pinaganda ko lang siya. So ang intention ko lang magpaganda at hindi i-ride. Eh marami naman tayong ibang ride. Marami naman tayong ibang motor. Pero syempre kapag ginamit po ito sa highway, marami ng violation to bro. Yes, of course kasi wala na siya side mirror. Maka... Diba? Tambucho na siya. So,
pang motor show lang. Kaya lagi ko sinasabi pang motor show na lang yung motor ko. Bilang isang rider na sumasali sa motor show, siyempre aminado naman ako, hindi pasok sa standard na pinapatupad ng ating LTO. So hindi ko naman siya ginagamit sa highway. Talagang ang purpose ko lang is ilapag sa motor show. Just to inspire the... Yes, of course, kasi gusto natin, sineset up natin yung motor natin. And pumili ka muna ng motor na gusto mo, then saka muna pagandahin. Ayun. And para sa mga riders naman, syempre kailangan safety gears ang important. Nakikita ko dito bro, as long as masaya ka sa setup mo, eh okay na yon. Oo naman. Tsaka motovlogger tayo, nandito tayo para mag-inspire, magbigay ng idea sa kanila, sa mga nanonood sa atin. Kaya tinulungan din nila ako kasi sa kanila din galing yung info eh. Yes. So kaya naman naging ganito yung itsura ng Raider R150FI natin dahil din sa mga audience natin. Sa mga followers din na nagko-comment. Pero bilang as stock, napakaganda ng performance ng Raider R150FI. Medyo magsasacrifice lang yung body position. But doon mo titimbangin kasi bro kung ano bang mas matimbang sa'yo. Yung forma versus comfort or comfort versus forma. So nabanggit nga nila na tinatawag nila itong the king of underbone. Kasi dati kasi bro, nung nag-start pa lang magmotor, ang Raider 150, hindi pa FI nun, ang pinakamalakas sa larangan ng 150cc category. Kasi siya lang ang four valves ng nung panahon na yun. So kaya nasanay na yung tao, kaya hanggang ngayon sinasabi pa rin nilang the king of underbone kasi nag-exist pa rin ang Raider hanggang ngayon. O bro, pwede ba natin ma-soundcheck yung tinatawag na the king of underbone? Oo naman. Okay, bro, start natin yung engine. Then, naku, nagtataki pa na sila ng tenga, bro. Ooh. Ayun! All start pa lang yan, ha? Grabe bro, napakalakas naman ng underbone na yan. Tingnan mo yung mga tao dito, lahat nagsilapit. Sabi ko sa inyo eh, matutulete ka dyan. Naka-set up kasi, naka-modified na kasi yung tambucho, kaya maingay. Tapos naka-dual throttle pa, provided nagpalit tayo ng ECU. Kaya naman pala nagka-champion to sa loudest pipe eh. Ah, minsan nakakapag-champion, pero... Nandun tayo para for experience lang. Parang yung Nissan, ang daming trophy nito eh. Eh, pinagsama-sama ko lang. Ayan, naipakita ko na sa inyo ang aking Suzuki Raider R150 at I hope nagustuhan mo, brother. Nagustuhan ko. Sobra. Parang gusto ko na nga rin bumili ng isa.